Gusto mo bang manalo ng Molten Basketball, Running Shoes, at Under Armour or KD Basketball Shoes? Nasa bandang huli ang video at nasa baba naman ang mechanics kung papano. Yon, malapit na ngang matapos ang paghihintay ni James Harden na makapunta sa ibang koponan at lisanin na ang Houston Rockets. Ito ay matapos na mabalita na hindi na interesado ang Miami Heat kay James Harden. Ang isa sa dahilan ay ang napakaraming hinihinging player ng Houston Rockets kapalit ni James Harden. Napabalita na gusto ng Rockets na kapalit si Tyler Hero, Duncan Robinson ng Miami Heat at mga future draft picks ng Miami Heat ay gustong mapunta sa Houston Rockets, kaya hindi pumayag ang Miami dito. Dati nang nakipag-negosasyon ang Houston Rockets sa Brooklyn Nets, pero sinabi ng Houston na gusto nilang kapalit ay ang kahit sino, kay Kyrie Irving o kaya naman ay si Kevin Durant. Natural lamang na hindi pumayag ang Brooklyn Nets. Pero noong bago pa lamang nabubuo ang trade rumor sa Brooklyn, sinabi ng Hall of Famer na si Charles Barkley na makukuha agad si James Harden sa Brooklyn. Pero dahil nga sa hinihinging kapalit ng Houston ay superstar din, hindi pumayag ang Brooklyn. Kaya natapos na ang usapan sa Brooklyn at Houston. Ngayon ay ang pinakamatunog na destinasyon ni James Harden, ang Philadelphia 76ers. Kapag pumayag ang Philadelphia, ayon sa report, ipamimigay ng Philadelphia si Ben Simmons, Tyrese Maxey at isang 2023 first round pick. Makukuha naman si James Harden kapalit. Kapag nakuha ng Philadelphia 76ers si James Harden, para na silang nanalo sa loto. Wow! Yes mga idol, instant playoffs agad. Matatandaan na nagre-rebuild na ang Philadelphia. Pinalibutan ng shooter ngayon ang big man na si Joel Embiid. Wow! Dahil sa pagkuha ng Philadelphia kay Danny Green at Seth Curry na kilalang mga shooter, at binigyan ng matibay na kapalit kapag nasa bench si Joel Embiid dahil sa pagkuha kay Dwight Howard. Yes, nandiyan na yan. Ang tanong, sa Philadelphia nga ba mapupunta si James Harden? Bagay nga kaya sa Houston si Ben Simmons? Dahil alam naman natin ng karamihan na madalang pa sa patak ng ulan ang pagtira ni Ben Simmons sa 3 points. Dahil bihirang tumira sa 3 points si Ben Simmons, at ang Houston naman ay kilala sa bagay na yun. Samantala naman, para sa pangalawa nating istorya mga idol, tama ba ang ginawang galaw ng Lakers dahil sa pagpirma ni Kyle Kuzma ng contract extension? Marami ang nagsasabi na win-win solution ito para sa magkabilang kampo. Una, panalo para sa Lakers dahil napanatili daw nila si Kuzma ng hanggang 2 taon. Bakit ko nasabi ng 2 taon? Maya-maya sa bandang dulo, ibibigay natin ang kontrata ni Kyle Kuzma. Kung masusunod ang kontrata, tatagal pa si Kuzma ng hanggang 4 taon sa Lakers kasama na ang paparating na season. Napapakinabangan ng gusto si Kuzma ng Lakers. Nasabi nga natin sa ating dating video, maaaring gawing off the bench si Kuzma at gawing defender sa mga elite player ng kalaban. At dahil may bagong kontrata na si Kuzma, hawak na siya ngayon ng Lakers. Gaya ng sinabi natin kanina sa ating nakaraang video, si Kyle Kuzma ay isang trade assets. Unang taon pa lamang ni Kuzma sa Lakers, laman na siya parati ng trade rumors. So kapag dumating na ang usapang trade para sa Lakers, asahan natin na anytime ay maaari nang sumibat sa Lakers si Kuzma at gawing siyang trade value para sa isang superstar. Kaya panalo dito ang Lakers. Sa kabilang banda mga idol, panalo din naman si Kuzma. Una, hindi na siya mahihiya sa siyota niya na wala pa siyang kontrata.
magiging focus na ang isipan niya sa paglalaro ngayon dahil wala na siyang alalahanin sa kontrata. Hindi pa siya aalis sa gusto niyang koponan dahil alam naman natin gusto talaga ni Kuzma na maglaro sa Lakers. At ang pinaka-importante ay ang pananatili niya sa Lakers. Dahil sa Lakers, naniniwala ang lahat o ang ilan na aangat pa ang laro niya dahil sa superstar na nakapalibot sa kanya. Now mga idol, tungkol naman sa kontrata ng medyo kahawig kong si Kyle Kuzma. Sa kontrata ni Kyle Kuzma, kakapirma lamang niya ng contract extension. 3 years, $40 million. Ngayon season 2020-2021 ay may kontrata pa si Kuzma. $3.5 million yan. Yan ang huling kontrata niya sa rookie contract niya na 4-year. Kaya $3.5 million lamang muna ang sahod niya sa paparating na season. At hindi pa niya agad-agad malulustay ang $40 million. At ang bagong extension contract niya ay 3 years, $40 million. Sa 2021-2022 pa siya makakahawak ng malaking halaga, $12.3 million. At sa 2022-2023, $13.3 million. Ang kontrata sa 2023-2024 ay hindi pa siguradong makukuha ni Kuzma mga idol. Dahil ito ay player option na ni Kyle Kuzma, meaning maaari na siyang sumibat sa Lakers sa panahong iyon at lumipat sa ibang koponan. Kaya siya sisibat ay maghahanap siya ng mas malaking pera sa $14 million. Kaya nasabi natin kanina na 2 taon lamang ang totoong pinermahan ni Kuzma. Magmamaterialize lamang ang kontrata niya sa huling taon kung hindi siya aalis. Ang kaso, sa nakikita ko, mayroon nang hinuhulmang superstar ngayon sa Lakers sa katauhan ni THT o Talen Horton Tucker. Kaya abangan na lamang natin yan. Magiging factor iyan kaya posibleng umalis si Kuzma sa mga susunod na panahon. At karamihan ng may kontratang may player option ay umaalis sa nasabing koponan. At naghahanap ng mga malalaking kontrata lalo na gaya ni Kuzma na bata pa at maraming NBA team na kukuha sa kanya. At sa oras na operan si Kuzma ng ibang koponan sa kanyang huling taon sa Lakers, kailangan ng tapatan o higitan ng Lakers iyon. Yung mga idol, bukas po ay sasabihin natin kung sino ang mananalo sa ating Christmas giveaway. Make sure nyo na nag-post po kayo ng video at ginawa ang ating mga mechanics at mag-post ka ng video sa iyong Facebook wall at nag-subscribe at 7 PM po bukas sasabihin natin kasama sa ating video yan. Yon mga idol, James Harden at Kyle Kuzma sa iisang balita. Nakatipid ka na ng load na inform pa kita. Pakilike mo na ang video, pakishare mo na rin, mag-subscribe ka na, hit the bell, select all mo na. At para sa future video, kasama ka namin. Salamat po. Yon mga idol, dahil sa inyong request, magpapatuloy ang ating giveaway ngayong December. At sa December 23, malalaman ang 3 mananalo mga idol. Yon para sa inyo ito. This time, mamimigay tayo ng 1 bola. Isang running shoes para sa mga hindi nagbabasketball at isang Under Armour o Kevin Durant basketball shoes. Mamimili lamang ang mananalo sa first prize. Brand new at original ang mga yan at 3 lucky subscribers ang mananalo. Wow! Unang gagawin, mag-subscribe lamang, pindutin ang notification bell kung hindi ka pa nakasubscribe. Pangalawa, mag-post ng videong ito sa inyong Facebook wall. Pangatlo, mag-comment ka ng kahit anong related topic sa ating latest video. All right na, kasali ka na!